Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Muli na naman po tayong nagbabalik. Eto na naman po si Mr. Destiny para magbigay po sa inyo ng pinaka-latest ngayong update sa birthday ni Main Mendoza, mga Aldab. Ito po ang rason kung bakit marami pong naniniwalang mga true-blooded Aldab Nation ang hindi po bumibitiw kina Alden Richards at Main Mendoza, mga Aldab. Ito po talaga yung patunay kasi sa totoo lang, mga Aldab, marami pong tao ang nagbubulag-bulagan na hindi po nila matanggap o ayaw po talaga nilang tanggapin ang katotohanan. Samantalang si Google po alam na alam, sabi nga po ni Google, since 2016 pa po talaga ito nagsimula. Hindi po ba? Na 4 years na po. Grabe, mga Aldab. 1 month and 13 days. Grabe, mga Aldab, no? Dito ay talaga naman pong sapat na po siguro itong ipinakita ko sa inyo para kumbaga magkaroon po kayo talaga ng totoong idea na ang katotohanan ay nababase po sa mga tao, mga Aldab. Napakaraming true-blooded Aldab Nation, lalong-lalo na po yung mga mamis at mga titas na laging kasama po nila Mengay at ni Pisoy. Yan po ang magpapatunay, mga ka-Aldab, na hindi po sila bumibitiw. Lalong-lalo na po lahat po ng mga kaibigan at kakilala po ng Mendoza family dito sa Bulacan. Talaga naman po masasabi nyo na pagka may relasyon ng isa at dalawa ay totally yun na po, mga ka-Aldab. Kung titignan nyo at susumain nyo, maraming pong babae ay naling kay Alden Richards. Isa na po dyan ang pinaka most controversial, walang iba po kundi si Julian San Jose. Dahil nga po napakaraming aligasyon na talagang ipinakita na po. Unang-una pa yan sa All Out Sunday, sa Sunday Pinasaya, na meron na po raw namumuong relasyon. Nabasag lang po yan, mga ka-Aldab, nang pumasok dyan po si Catriona Gray. Pagpasok po ni Catriona Gray, akala po ng GMA Network pagdating dito sa Pilipinas, makukuha po nila na maging kumbaga pumirma ng kontrata sa kanila. Pero nabigo po sila dahil pagdating na pagdating po dito sa Pilipinas ay sa ABS-CBN po nagkaroon ng kontrata. Well, may teleserye po talaga silang ginaganap dyan. Bago po yung dagip, mga ka-Aldab, ang balita ko nga po Jezabel po raw yun, mga ka-Aldab, at ang ka-lading-lady niya o lading man niya ay si Alden Richards. Pero nabigo po sila, mga ka-Aldab, hindi po yun natuloy dahil nga po hindi sa kanila pumirma ng kontrata. Well, pagdating po dyan, biglang naglaho na, di po ba? Hindi na po siya agad-agad inililing kasi nasa ABS-CBN Sisigat lang lalo siya kung lagi mo siyang inililing. Di po ba? Pagkatapos naman dyan ay kay Bea Binene. Gusto pong mabigyan ng bagong role po sa GMA pero hindi naman po ikinagat kasi alam niyo naman po si Bea Binene, INC po yan at may boyfriend din po yan. Kaya nga po, lahat po ng ibinabato kay Alden Richards, hindi po kinakagat ng Aldab Nation. Lalong-lalo na po kay Sanya Lopez. Although matagal na po yan ni Sanya Lopez, siguro mga 3 years o 4 years po, sa unang salang pa lang niya sa isang teleserye sa pangtanghali, sinabi niyang gusto niya na makatrabaho si Alden Richards pero hindi po kinagat ng mga tao. Di po ba? Kasi kahit sino po ang ilink kay Alden Richards hindi basta-basta kinakagat ng mga tao o hindi po pinaniniwalaan. Di po ba? Gaya nga po ngayon na talagang sinabi po ni Sanya Lopez na ni Alden Richards na wala po silang relasyon
ni Sanya Lopez. Pero hindi pa po makapag-move on ang mga tao na pilit pong idinideny na keso niregaluhan daw. Keso may love letter puro na ibinigay o sulat si Alden Richards para kay Sanya Lopez noong Valentine's Day. Pero wala naman po silang maipakita. Hindi po ba? At papano ngayon to, mga ka-Aldab, na magkasama po sa All Out Sunday si Sanya Lopez at si Julian San Jose, na kumbaga nasa gitna lang po si Alden Richards? Hindi po malaman ng GMA Network kung sino nga po ba ang pasisikatin sa dalawa, kung sino nga po ba yung malilink sa dalawa, si Sanya po ba o si Julian San Jose. Well, napakaraming katanungan na talagang GMA Network lang ang makapagbibigay ng kasagutan. Hindi po ba? Gaya ngayong lumalabas po sa social media na talagang desperado na po dahil patapos na po ang kontrata ni Alden Richards, base po sa mga impormasyon na nakuha natin, mukhang matagal pa po ata matapos. Pero itong 2020 po, talagang matatapos na. At yung kay Mengay na lang po, ilang buwan na lang po, siguro mga 2 months, talagang finish contract na po siya sa APT at magiging handler niya na po ang AAA na pagmamayari na po nila Tito Vic and Joey. At diyan po papasok ang bagong segment po ng TV5 na kung saan po kasama ang mga Dabber Cuts po with Main Mendoza, na mapapanood natin yan, mga ka-Aldab, sa Signal TV. Well, hindi pa po natin nakikita yung update na yan, pero syempre dito niya rin po malalaman sa channel na to at kung ano pa ang mga kaganapan. Ngayon, mga ka-Aldab, marami pong nagtatanong sa atin, Mr. Destiny, naandyan ba si Main Mendoza sa Itbulaga? Dahil ngayon ay araw ng Martes kung saan po may taping si Main Mendoza sa Daddy's Girls. Well, wala pong makapagsasabi kung darating po siya o hindi. Pero siyempre, mga ka-Aldab, sa Itbulaga po yan dahil may prepare po na birthday celebration, dito po gaganapin yan sa Itbulaga. At siyempre, sino nga po ba ang mga bisita ni Main Mendoza sa bahay niya, Santa Maria, Bulacan? Hindi naman po natin pwedeng sabihin na walang pupunta dyan. Meron din po, marami pong pupunta. Ang tanong, mga ka-Aldab, maiispatan po ba natin at ipapakita po ba nila ang pagdating ni Alden Richards? Well, yan po ang iimbestiga natin at yan po ang bibigay ko sa inyong update kapag ka nakumpirma na natin na andyan. Kasi madali lang naman pong mahuli si Tisoy dahil kay Mama Ten. Makikita nyo naman po si Mama Ten na laging updated pagdating po kay Alden Richards. Kaya nga po na-discovery natin na hinarang po ang napakagandang regalo o surprise ni Alden Richards kay Main Mendoza, na nabalitaan agad-agad ng GMA Network at siyempre sa tulong na rin po ng mga malapit kay Alden Richards, kaya nalaman po ng buong Aldab Nation. Well, may bago na naman pong sorpresa. Hindi lang po natin alam kung kailan to magaganap o isa po ba tong video message pag hindi nakasipot si Alden Richards sa Itbulaga. Well, mamaya po lahat ng katanungan ninyo masasagot po yan sa Itbulaga. At yung pagdating nga po daw yung proposal na sinasabi ni Mr. Agyo Ataide, huwag po kayong maniwala doon. Basag na po yun dahil sa interview ni May Mendoza, pinatunayan niya, mga ka-Aldab, na malabong malabo po yun o hinding hindi mangyayari. Kumbaga, yun po yung sinasabi natin, suntok sa buwan. Ginagawa lang po yun para umangat ang isang popularidad ng isang tao na kung saan ay nag-iisa na lang ang kanyang teleserye at tuwing weekend pa ipinalalabas, di po ba? Once na hindi siya mag-click, sibak agad siya sa ABS-CBN. Ganyang kalupit po ang ABS-CBN. Kaya nga po yung ratings talagang nilalabanan nila. Ang sabi nga po nila, matibay po raw yung All Out Sunday. Pero depende po, mga ka-Aldab. Kung ako tatanungin nyo, at ang opinion ko lang po ay ganito, mahirap po talaga banggain ang ASAP. Number one po, andyan po si Sarah Jeronimo na talagang very controversial po ngayon at mainit na pinag-uusapan sa social media. Kaya nga po, imposibleng matalo ng basta-basta
ang ng All Out Sunday. Pero yan po kasi ang sinasabi ng GMA Network na naging number 1 top rating po ang All Out Sunday ng unang labas. Siguro mga Kaldab, masasang-ayon ako sa unang labas kasi talagang maraming tututok dyan. Pero pangalawang o pangatlo, pang-apat, eh siguro naman mga Kaldab, kayo na po magdedesisyon yan kung tama po ang sinasabi ng GMA Network. Hanggang dito na lang po ang aking latest update. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.